Ayan, subukan natin yung bagong Aerox 2023. Kanina, pag tinitingnan ko siya sa malayo, ang laki niya tingnan, parang ang bulky. Pero pag nakasakay ka na sa kanya, parang normal lang din na scooter. Feeling ko, hindi ko mahirapan ito magsingit-singit sa mga traffic. Ayan, meron din siyang built-in hazard switch. Yun yung maganda dito eh. Ayan, try natin. Ganda! Woo! Sarap. Maganda yung hatak talaga ng Aerox. Talagang hindi ka mabibitin ito eh. So ang ganda pa ng dashboard niya. Ano boss, bagay ba? So yun, na-test ko yung Aerox. So yung height ko pala is 5'5. Sakto lang naman sa pako, hindi naman ako nakating kayad. So madali pa rin siyang i-drive. Medyo bulky lang talaga tong motor na to. Pero sa tingin ko, pag na-drive mo na, tsaka pag nakabisado nyo na yung motor na to, so hindi pa rin kayo mahihirapan. So makikita nyo, sobrang ganda talaga ng forma ng Yamaha Aerox. Tapos dito pala sa harapan, meron tayong disc brake. So ito, ano na to eh, ABS na to. Meron din siyang sticker dito ng ABS. Nakikita nyo dito sa harapan, tayo ditong maliit na emblem na Yamaha. Dito, hindi lang siya parang plain na plastic. So meron siyang mga bilog-bilog, parang carbon type siya na plastic. Nakakapadagdag pa rin sa forma ng Aerox, para mas magmukhang premium yung mga plastic parts niya. Tapos isa talaga sa pinakamaganda dito sa Yamaha Aerox na to is yung pagkakaputi niya. So kumikinang talaga yung pagkaka-white niya. Isa pa sa maganda dito yung eyeline. Kaya pakita ko sa inyo. Yan. Yan, tingnan mo, kahit tirik na tirik yung araw, so makikita mo pa rin yung eyeline ng headlight niya. Tapos dito naman sa may telescopic, meron din cover yung oil seal niya, kasi isa sa nagiging prone yung mabilis tumagas o masira yung oil seal niya dahil nga sa mga likabok. Napakasimple lang na design, so pero malaking tulong yan para mas mabawasan yung pag-maintenance natin sa motor. So yan, meron din siya dito yung sticker na ABS. Tapos dito naman sa ilalim yung dulo ng fender niya. Style carbon na siya. Tapos napakalaki din ng size ng gulong niya. So ang ganda nito pagdating sa mga cornering, sa mga bankingan, and then sa handling. So pag malaki gulong, tsaka sa mga lalalim na lubak, so hindi niya masyadong mararamdaman yan. So size ng gulong natin, meron tayong 110 by 80 and 14. Dito naman sa likod, yung size ng gulong natin ay meron siyang 140 by 70 and 14. Tapos yung kanyang suspension, naka dual shock siya dito sa likod, so mas maganda rin yan kasi nga since mas mabigat na rin tong motor na to, kahit mga malalim na lubak lalo na dito sa Pilipinas, saktong sakto yung motor na to. So yan, dito naman sa kanyang panel, dalawang RPM, so yan, magkabilaan yung RPM niya. Tapos napakalaki nung speedometer natin. Tapos meron ding clock sa gilid. Tapos nandito yung kanyang menu, so pwede mo siyang iset kung gusto mong malaman yung total distance na tatakbuhin mo. Yan, pwede mo rin siya makita dyan. Tapos isa pa sa magandang specs nito is meron na din siyang Y-Connect. So yan, pwede mo siyang i-connect sa cellphone. So dun mo mamonitor yung kung anong condition ng motor mo. So pwede mo rin dun ma-check kung kailangan mo na magpalit ng langis. Ang ganda, parang ilang siguro, parang 3 seconds lang nung pinatay ko. So nagkakaroon agad siya ng alarm. Parang iyan yung isa sa specs ni Aerox. Parang pag naiwan mo siya na naka-on, parang indicator na nire-remind ka niya na naka-on yung motor mo. Dito meron siyang charger. Dito yung kanyang power socket. So pwede ka mag-charge ng cellphone. Kaso lang parang hindi ka sa cellphone dito eh. Try natin yung cellphone ko na Redmi Note 11. So 6 inches na cellphone, try natin kung kakasya. Wala, negative. Hindi kasha. So pwede ka lang maglagay dyan siguro yung mga maliliit, kagaya nito GoPro, pwede siya dyan. Pero pag cellphone, yung mas maliit pa sa ganito, pwede nyo ilagay dyan. Or else, pwede kayo magpakabit ng cellphone holder. Tapos dito rin sa bandang upo, premium na premium yung dating nung pagkaka-leather. So yan, tapos meron lang siyang stitches na kulay puti. Yan lang. So ang ganda talaga ito kasi parang pinaghalo lang siya sa tatlong kulay. Puti, black, tsaka red. So yung mga red, parang minimalist lang yung mga nilalagay nila. Yan. Tapos dito sa itaas, meron din siyang sticker na liquid cooled. Yan. Tapos yung ating emblem. Napakaganda rin ng design ng kanyang radiator cover.
Kaya napaka-premium tingnan. Tapos yung kanyang foot peg, yan. Para sa ating angkas, kung meron tayong mga angkas or ang ating OBR. Ang ganda talaga ng Aerox 155. Ito kasi yung dream bike ko, tapos kulay white pa na stock color. Napaka-convenient din ng kanyang gas tank na nasa harapan. Meron lang itong button, tapos automatic na magbubukas ang fuel cap. Meron itong 5.5 liters fuel capacity na umaabot hanggang 48 km per liter. 155cc pero sobrang tipid sa gas. Easy access din ang pagbukas ng kanyang compartment box na may 24.5 liters. Ang laki nito kahit hindi ka na maglagay ng top box. Pasok pa ang full face helmet. Meron din itong brake lock na pwede mong magamit pag nagkataon na huminto ka o nagpark ka sa paahon na lugar. Meron din itong side stand switch. Hindi mag-i-start ang motor once na nakababa ang side stand mo. Simpleng safety features pero sobrang useful sa gagamit ng motor na to. Equipped din ito ng stop and start system na mas makakatipid sa konsumo ng gas. Pag huminto ka ng ilang segundo kagaya sa traffic lights, kusa nang mamamatay ang engine. At pag gumamit ka ng throttle, automatic na mag-i-start ang engine. Naka-LED na ang headlight nito at taillight. Bulb type naman sa mga signal lights. Halos lahat talaga ng hinahanap mo sa motor nandito na. Engine type nito ay liquid cooled, 4 stroke, single overhead cam, 4 valve, fuel injected, at meron pa itong VVA or variable valve actuation. Kung saan, pag nasa high speed ka na, mag-a-activate ito para sa mas mabilis na takbo ni Aerox. Para itong turbo, sakto sa mga mahilig magkarera. Ang presyo ni Aerox standard version ay nagkakahalaga ng 124,000. At ang premium naman na keyless version, kagaya nitong kulay white, ay nagkakahalaga ng 142,900. The price may vary from store to store. Ano sa tingin nyo? Sulit ba ang Aerox 155? Comment your opinion below. Kung nagustuhan mo naman ang video na to, huwag mong kalimutan i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga bagong motor na ilalabas dito sa Pilipinas.